So, pwede na siguro to. Yan ang nangyari sa kanya. Epoxy primer gray. Yan. Ang gagawin natin ngayon ay dito sa undercoat ba tawag dito? Tingnan nyo, nababakbak na siya. Rubberize to. Hindi raw maganda gumamit ng rubberize. Yun o. Kasi after 5 or 10 years, dami kong nakitang video sa YouTube na sa loob daw ng rubber, yung black, kinakalawang. So, ngayong unang araw, lilinisin muna natin to. Gusto kasing palitan to ng epoxy primer. Tapos pati to, sana makulayan. Pati to, tatanggalin ko yung fender kasi warat-warat na yung fender liner ba yan? Yun o, sira na. Palitan din natin. Day 1, ito muna kailangan natin. Degreaser, sprayer, brush, panlinis ng mga putik. Tapos, soft, medium, hard na steel brush. Siyempre, kailangan nyo rin ng garden hose na may water. Tapos, pag malinis na raw, gagamit din tayo alcohol para matanggal pa yung excess na grime. Or kung may nakitang kalawang, Turco rust remover. May sariling brush. Then, pag malinis na lahat, epoxy primer. Ito muna, may hardener. Sealer din to eh. Tapos, kung kaya pang budget, urethane primer. Instead na rubber coat. So, inisin muna natin to. Wait lang ah. Hindi ko mapapakita ng buo to kasi matagal to. Yan, tanggal na si fender liner. Ito lang natira sa kanya. Tingin ko Taiwan na lang din to eh. Walang nakalagay na Honda eh. Okay lang. Wala ka na kasi makikita ang brand new na Honda na fender liner for EG. Puro used surplus. Ang natanggal ko lang is apat na tornilyo. Sa dito, sa dalawa, tatlo. So, mayroon pa dyan isa. Parang clip lang dito. Alam ko walo yan eh, marami. So linisin muna natin to. Tubigan muna natin, then brush. Wait lang ha, tagal to. Diyos ko po. Parang gusto ko rin tanggalin tong fender para makita yung nasa ilalim ito. May konting kalawang. To. Yun eh. Para maagapan. Sa kaliwa meron din, papakita ko next time. Linisin ko muna to, mahabang video to. Yan mga bros, konti pa natanggal ko. Steel brush or brush na plastic na matigas. Wag daw yung pointed na object pang putkot kasi iniwasan natin magasgasan tong puti. Yan yung original. Etong steel brush ko hindi naman to masyadong matigas. Matagal to. Matagal eh. Sprayan nyo ng degreaser para lumambot or patanggal yung putik. Matagal na proseso to. Now, pag yung rubberized coat daw, pag hindi mo na siya matanggal, okay lang yun. At least solid na siya rin. Pwedeng patungan ng epoxy primer. Pero mas maganda kung puti lang lahat talaga makita natin dyan. Tsaka natin papatungan ng epoxy primer. Matagal-tagal to. Pero abuti na akong ilang buwan dito. Ang hirap mano-mano nito. Wala, gusto mo magkalikot ha. Pero kung wala kayong time, pagawa nyo na lang. Gusto ko lang subukan. Tingnan natin kung ano mangyari. Nakakaya kasi kung madumi tapos papakabit ang coil over, makikita nilang duungis. Tsagayin natin to. So, konting update. Ang dami palang gagawin dito kung gusto nyong pinturahan to or ayusin yung matawag dito. Fender wheel chamber. Hindi ko alam kung ang tawag dito. Basta yung sa undercarriage, underbody. Tinanggal ko yung side skirt. Dinamay ko na kasi tanggalin ko yung fender. Check ko kung may kalawang doon. Pati yung fender tinanggal ko at hindi niya tayo binigo. Madami palang hidden gems.
Siyempre, 28-year-old ka, alam mo naman perfecto, di ba? Hindi. So, nasa iyo ang gusto mong ayusin or hindi. Trip ko lang mag-exercise. So, pawis na ako. Habang mahina pa ang benta, gawin na natin yun. So, napalitan na rin to, mga pangilalim. Ito, next target natin yan, coil sleeves lang yun. So, yun na siya. Yung rubber coating, hindi ko na matanggal yung iba. Mga solid na yan. Pwede naman daw patungan ng epoxy primer yan. So, lilinisin pa natin lahat yan. Hindi pala siya ganun kadali, no? Then, tuturkuhan, tapos alcohol. Subukan ko rin isama yun sa video. Ay, ay, ay. Ano ba itong pinasok natin? Ito, palitan din natin ito kalakalawang. Yan, bago natin lagyan ng Turco Rust Remover. Kailangan natin siyang linisin. So, ito yung degreaser. Sira na yung spray ko. Degreaser, then steel brush. Hindi kaya kayanin ng ano to. Panlihat. And ito yung mga putik na nakuha ko dito. Kasi punit na yung fender liner niya dito. So pumapasok, may mga butas yan dito. Hindi kita. May gulong kasi dito. Talagang butas yan. Marami. Siguro pumapasok dyan. Or sa katagalan, naiipon yung putik. So linisin ko muna to. Ayan natin. Hirap ng camera habang naglilinis. Ay, ay, ay. Yan lang, araw na ako dito. Bali na Turco Rust Remover na natin to. Kahit wala masyadong rust eh. Ito, hindi ko alam kung rust to. Parang primer na ewan. Parang red eh. Pero nilagyan ko na rin yan. Siguro naka tatlong Turco na ako dyan. Tapos si papayaran ko Turco, 24 hours si E1, then liha. Then linis ng tubig with the greaser. Ito na yung final linis ng tubig tsaka inatuyo ko na. Alcohol naman nilalagay ko. Isopropyl alcohol. Sabi, lagyan daw ng alcohol eh. Para mawala yung ano-ano pang grease. Matagal to, patutuyuin ko pa to. Tapos, timplay na natin si... Ito, gusto kong subukan ito, epoxy primer. Pang auto daw ito. Ang kapit nyo, yun. May natapon. Yung binili ko, ganyan yun. Ayaw matanggal. Grabe. Sakit na ng kuko ko. Ang hirap matanggal. Ito lang naman lalagyan ko. Dun sa natatalsigan ng tubig lagi. Diyan. Then, lalagyan natin ng bagong fender liner. Spray ako pa ng alcohol, then patuwing ko. Ay, tagal to. Pero maganda dito, eh, barbecue to. Eh. Kaso mahal eh. Nasa 150 to 160 yung restoration. Or 200. Pintura lang yun. Yan, sa sobrang gigil ko na excite, no? Hindi ko na napakita sa video kung paano ko pininturaan. Primer gray to na epoxy primer. Hindi pa siya tapos. Meron palang white. So may binili rin akong white. Yun ang gagamitin kong pang second coating. Yung sa likod, sinimulan ko lang tagal na to. Ilang araw ko na nililinis to. Gusto kong tanggalin to kung kaya. Tsaka to. Hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Wala namang camber Honda pero sa tingin ko dito nilalagay yung camber kit. Mas mahirap pala yung likod. Kasi may... May kalawang dito yun. Ewan ko kung makikita sa video. Kasi na yun, yun oh. Diba? So kung wala tayong lalagay dyan, lalong lalala yan. Kahit pansamantagal na Turco, liha, na ilang araw. Then, epoxy primer. Yan, ganyan talaga pag 28 year old na. Kailangan din natin baklasin yung rear bumper at front bumper. Try ko nga remove tong coil sleeves, itong rear shock kung kaya rin para malinis ko yung iba. Hindi kasi pwede basta lagyan ng primer coating kung
epoxy primer coat, yun ang ginawa natin undercoat. Hirap lang pakita kung paano tanggalin to kasi hirap ng mounting, tapos mag mounting ng camera, tapos magtatatanggal ka nito. Sa isahin ko lang. Oh, init pa. Tanghali eh. Ito, medyo nabaklas ko na yung rear shock. Naka coil sleeves lang to. O, lats. Matalbog. Ito, may problema ako dito. Hindi ko matanggal-tanggal tong impactong to. Dapat to siguro pa-bless muna, ipatawas. Ang hirap iikot. Ginamitan ko na ng tubo. Ito. Ito yung ginamit natin. Yeah, ito yung sa spark plug remover. Para may puwersa. Iikot siya pa kaliwa. Ito. Iikot din pa kanan. Pero sumasagad agad. Ito kaya ko tanggalin. Pati ito. Kaya kong tanggalin. Binalik ko na lang ito. So dito sa shock, niluwangan ko muna yung sa taas. Dalawa. Doon. Tapos ito, galing to dito. Yan. Next to, dalawang jack lang gamit ko. Main jack nandyan. Ito. Ito parang support lang. Baka kasi biglang bumagsak to. Pero tingin ko hindi lang babagsak kasi nakakabit pa to. Pero wala naman. Wala naman nakita mo masyadong kalawang dito. Dito nga rin wala masyado. Pero may nagsisimula na. Ayan o. So, agapan na natin to. Toto, ayan o. Diba? Ito, ala, hindi ko na kaya yung remove to sa gasto eh. Huwag natin pakialaman yan. So, pansamantagal, gusto ko lang lagyan to ng epoxy primer. Habang nag-iipon tayo ng pang restore ng pintura niya. Matagal-tagal. 5 taon siguro. Ang init. Ayan, lagyan ko na dito. Ito lang muna. Kasi dyan yung mahirap abutin pag nakakabit na yung shocks eh. So, na-mix ko na yung epoxy primer tsaka catalyst. Tansya-tansya lang. Bagong brush na lagi ginagamit ko. Mura lang naman yung brush eh. Wala naman ako na po ng masyadong kalawang dito. Pero ginamitan ko rin to ng turco konti kanina. Ang hirap lang mag pintura habang nag cellphone. Baka matalsikan kasi yung cellphone. Tapos, siguro mga 3 coating. Pangalawa, una tsaka pangalawa yung gray din. White. Final coating. Mga ganun siguro gagawin ko, 3. Hindi pwedeng madaliin to eh. So, matagal talaga to. Ilang araw ko na ginagawa to. Yan, yan lang muna. Ang hirap mag-video. Naka-gloves kasi ako ngayon. Feeling ko, nadudumihan yung phone. Parang may sticky something. Tatapusin natin yung maya. Unti-unti lang. Hindi pwedeng makapalagad ng bira eh. Pangit daw pag ganun. So yan, after 24 hours ng turco, ito na yung nangyari sa kanya. Hindi na siya kulay kalawang. Parang naging gray na siya, no? Tapos, steel brush, liha, and then, gamitan natin ng degreaser. Degreaser, and then, ito, dito sa part na to, hindi ko ginamitan ng turco. Hindi pa naman natin pipinturahan to, eh. Kasi pag tinurko to, ginamitan pala ng turco, ang hirap ng tanggalin, yun na napansin ko sa bolts eh. O, degreaser, may konti pa nga tira. Degreaser, niliha ko pala, tsaka steel brush, tapos lagyan ng degreaser now, linisin, then final alcohol. Nakailang turco ko dito? Nakadalawa? Yun ang matagal, yung tagal antayin eh. Pero galing oh, naging gray siya. Hindi na siya kulay kalawang. Ang hirap, ang sa ilalim yung kalawang, hirap masundot. Kaya dapat barbecue talaga eh. Ito, na-paint ko na dito. Wala naman kasing kalawang dyan. So, 2 coating pa to. Ang hirap pala ng ganito.
Walang, pang ano lang naman to eh, pansamantagal. Dapat talaga dito paayos mo, pa-restore mo. Kaso, ipon pa tayo, matagal pa yun eh. Tingnan natin to, bisitahin natin to, to. After 1 year, ayan o. Check natin kung bubulayan or kung ano. Kung may katuturan ba itong pinagagawa natin. Ito, may kalawang din ditong konti eh. Tapos yung pinahirang kong turo ko na muti. So, liyayin ko pa to, steel brush din. Patungan na rin yan. Grabe, ang init na yun. Hirap pala. Tsaga-tsaga lang. Yan, September 14 na ngayon. Di pa rin ako tapos dito. August ako nagsimula eh. Natanggal ko kasi may, dito sa part na to may kalawang. So, ang ginagawa ko ni steel brush ko. Ginamit ako na siya ng tour ko. Iniwan ko 24 hours mga ilang beses. Yan! Tapos, lalagyan ko ng degreaser. Tapos, brush uli. Matagal. Inilisan ko lang ngayon para sa video. Pero, matagal. Tapos, tubig. Brush uli. Oily, ha? Dito ko natatagal lang pag may mga kalawang. Pero, konti lang. Hindi naman lahat may kalawang. Then, patutuyuin ko siya. Pag ready na daw, sabi di sa iba na panood ko, gamitan ng alcohol. Ito kunyari lang. Kunyari, tuyo na siya. Wala tayong ano eh. Wala kong basahan. Kunyari, tuyo na. Alcohol daw bago mag-epoxy primer. Pero, patutuyuin pa syempre alcohol. Tapos, pag tuyo na alcohol, hawakan nyo rin. Check nyo kung may putik. Or may dumi. Pero dito sa gray, nakakapalan ako sa kanya. Maganda. Kapal. Kunting pahid lang, okay na. So, try ko dito puti. Compare ko kung ano mas okay. Dito medyo malinis na. Buti wala masyadong kalawang sa ilalim. Dito lang may nakitaan, kalawang. Kasi dyan yung putik eh, matalsik. Nasira kasi yung fender liner dito, kaya siguro nagkaganyan. Kaya papalitan ko rin fender liner, babalik ko. So, yan na muna. Mga ilang oras pa ako dito para matanggal yung kalawang. Medyo natanggal na, ano. Pero hindi pa ako satisfied. Sakit na nga ng kamay. Ang dami ko na naubos na steel brush. Siya na yung iba. Ayun, no? Ayun pa dun, no? Oh. Wala, eh. Ano talaga? Kaya tingnan natin kung ano mas okay. Tinturahan ko ito ng puti mamaya. White or gray? Hirap ng white. Maputla. Gray, dalawa, tatlong pahid lang. Tapos na eh. Itong white, mga 10. Ayaw pa rin maging white. Ay, ay, ay. O, pwede na to kaysa dun sa puro kalawang dati. Pwede na siguro to. Yan ang nangyari sa kanya. Epoxy primer gray. Ito yung dating rubberized, di ba? Hindi ko na matanggal. So experimentuin ko kung gaano katagal itatagal nitong epoxy primer. Kung meron pa ako na miss. Oh. Ay hindi. Galing siya. Dumi lang pala. Natanggal. Yung iba mahirap abutin ng brush eh. Tapos to, hindi ko na ni-remove to kasi solid naman yung rubber coating doon. Wala namang kalawang, niyakan ko na lang. Tapos yung white, talaga anipis niya eh. Nakalimang patong na ata ako dito, ganito lang binigay niya sa akin eh. Ito yung gray oh. Iniwan ko yan ng isang araw. Ito yung gray, napakakapal ng gray. Ilang pahid lang ang gray yan. Amo tayo natin kung matatanggal. Ay ayaw. Matigas. Siguro patungan ko na lang ulito ng white. Pero at least siguro naman tatagal to ng may gitsan taon. Magkano lang nagastos ko dito sa epoxy primer? Mura lang. Wala pang 250 kasi yung isang litro ata yung kasama na yung catalyst or hardener.
Then, bili na lang kayong brush. Tsaka mga steel brush, pantanggang kalawang, rust converter. Ito yung white, nakailang patong na rin to. Maputla talaga. Oh. Parang yung white kasi neutral. No? Hindi niya kinakain yung ibang kulay. Hindi niya matakpan. Unlike yung si gray, ilang pahid mo lang. Okay na, makapal na. Dito pa, yan ang problema sa loob. Limabot yan. Yan talaga dapat pagawa mo sa mga nagbabarbecue. Babaklasin nila yan. Tayo yung likod, tingnan natin. So, habang nag-iipon tayo ng budget o pera, nilagyan ko muna niyan kaysa nakabuyang-yang, gagamitin mo, mahabasa ng tubig. Dahil ang dadaming kalawang. Madali naman nilang matatanggal. Siguro mga 3 or 5 years sana. Kaya silipin ko yung likod, ulan pa. Oh.